Sa aking pananaw, lalo na sa na-experience natin nang dumating ang pandemya, meron akong tinatawag na mga must-haves, yung mga dapat pinaglalaanan ng isang pamilya sa larangan ng kanyang kaperahan. Number one, cash on hand. Dapat meron siyang hawak na cash. At yung hawak niya na cash, kung magkano yung kailanganin niya mula ngayon hanggang sa susunod na 2 linggo. Dapat hawak niya na yon. Pangalawa, dapat meron siyang emergency fund. Kaya ko sinabi kanina ang kapag merong hindi inaasahan na hindi magandang klaseng gastusin, huwag niyong ipangutang kasi dapat meron tayong emergency fund. Magkano dapat ang emergency fund? Lagay mo na, 2,000 bawat isang miyembro ng pamilya. So kung 6 kayo, doon sa bahay nyo, eh dapat meron ka mga 12,000 na emergency fund. Tapos, isasama mo pa yung bahay nyo mismo. So, magiging pampito siya. Kasi baka may emergency na may kinalaman sa bahay. Gumiba bigla, wag naman sana. Gumuho yung pader nyo, emergency yon. So, kung ilan ang tao sa bahay, plus yung bahay mismo, times 2,000 pesos sa payak ordinaryong pamilya, yun ang dapat emergency fund nyo. Pangatlo, na must have, dapat meron kayong cash reserves katumbas ng 3 buwan na payak na gastusin. O, yan ang mga una mong kailangan paglaanan. Cash on hand, emergency fund, at cash reserves. Meron pa tayong mga ibang gustong pag-ipunan, mga paglalaanan, retirement fund, yung mga big ticket items natin, yung iba gusto magkabahay, gustong magsasakyan, gustong yung big ticket, yung medyo mga malalaki o mataas ang halaga. Meron tayong dapat paghandaan o meron tayong kailangan pag-ipunan sa ating medical, hospital, hanggang pagdating na sa burial. Nakakatakot naman yan, ang morbid naman yan, piti yun, pag-iipunan ng burial. Aba, opo, napakagastos na halaga para magpalibing. Ang ating lifestyle items, yung kasama dyan kung saan mag-aaral ang bata, yung mga bakasyon na gusto nating kunin. Kaya dun sa tanong magkano ang dapat ipunin ng isang pamilya, yan ay depende kung ano yung pinaglalaanan nila. Nilatag ko lang muna, meron kayo dapat cash on hand, emergency fund, at cash reserves. Kayo na po ang maglagay kung magkano ang ilalaan nyo na pera para doon, para kayo komportable, kumpiyansa, na may dumating mang lockdown o pandemya, eh kayo ay kahit pa paano handa. Maaaring hindi mayaman na mayaman, pero handa at hindi ma-stress, magkaroon ng mental illness sa anxiety at pag-aalala kung meron mga sitwasyon katulad ng sitwasyon natin sa kasalukuyan. At para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.